Guys, namasyal kami sa Adams, Ilocos Norte. Gamit namin ng mga motor, mga pamangkin. Tayo ng Adams. Saka isang SUV. Ay, papuntang Cagayan, and later pupunta na sa municipality of Adams. Yung binata ako, pag gamitin namin yung enduro noon na may sidecar, pero ang daanan namin dito noon ay puro rock road. Pag hindi ko na kayang i-drive yung tricycle noon, ibangga ko na lang sa gilid ng bundok noon. Kasi ang tatay namin noon ay nasa Bureau Post. Pero yan ay pangalawang service niya na motorcycle noon. Kaya lang pag may sidecar, hindi niya kaya. Hindi niya alam mag-drive ng tricycle. Kaya kahit bata pa ako noon ay ako ang driver niya. Sabi ni Kapitan Taboy, dating kapitan sa Balawe, Barangay Balawe, pupuntaan ko daw siya pagkanda ng isda. Ito na ba yung Balawe? Kaunayan pa. Ay, Kaunayan pa lang ano? Oo, Kaunayan. Dito kami sa Barangay Kaunayan, pagod-pagod yung Ilocos Norte. Bota pala dito nung ako'y nagtatrabaho sa Ilocos Norte Electric Cooperative. Nandito na kami sa Barangay Balawi proper, pagod po dito po Snorte. Basta ito ay national road na papuntang Cagayan. Ito na ang bahay ng mga tita and misis. Yan, papunta rin sa Pulse, Cadigan Pulse.
dyan sa taas. Pag may sira noon, nakakatakot. Lalo na pag inakyat mo yung poste sa taas. Dito kami kumakain ng pagkain sa trabaho. Kaya pag maningi kami ng kuryente nun. Sa paraiso nga nito. May traffic ngayon guys kasi yan eh. Tatanggal sila ng buhang, mga bato. Yung daan na namin. Nakaisin na lang sa mga
dito na. Dito ang bahay nila ako naman pa. Yung asawa ni Mrs. Salarsaw. Dito sa left side. Yung police. Dito yung nagnante nga paakyat ko. Nadidaan nga pag narumor na dyan siya ni Jan, bangir na. Ang dami nun silang ano dito. Solar na street light. Project daw ni Guzman. Sandro Marcos. Guys na ano hindi ako makikita dito sa others napakababa naman ng spoiler mo pala. Bagsak ka. Masak. Punta na tayo sa malapit sa Langing Bridge. Hanging Bridge, ayan yung Hanging Bridge na yan. Ayan, pinapadaan ko yung sakyan dyan, yung motorcycle ko noon, dyan ako dadaan para makatawid. Pagkatapos na yun. Buti ngayon, kayo kalasad na naman eh. Paakit na naman ko eh. Thank you.
yung pambayad nila ng kuryente, wala silang pera. And then sabi ko sa kanila, kung may bigas, kahit bigas na, bigas naman ang binigay, kaya lang nung pagbaba ko, wala, wala nang natira sa bigas kasi nabutasan yung plastic. Nabutas yung plastic na pinagladyan ng bigas. Wala na yung pinangbayad ng kuryente. At least, na-survive ko yung pambayad nila. Transmission lang dito sa taas. Bridge na yan eh, kahoy pa lang ang ano na. Maliit lang ang bridge nila. Ayun, akala ko dyan tayo kakain, kaya alam mo, ano na. Dito naman ang munisipyo nila.